palit na rin. Pag lumutong na ho yan, tumatagas na rin yung engine oil, tapos mapupunta rin sa spark plug. Dahilan ng pagpalya ng makina. Magandang araw ho. I-vlog ko daw tong sasakyan ni Sir. Ang pangalan ng sasakyan ni Sir, si Turbo. Kasi tingnan nyo, naka-turbo yan. Oh. Tuli na ito. I-share ko sa inyo kung mga pinalitan namin. Kasi yung concern ni Sir, ito, may leak. So nakita namin yung bulb cover gasket tsaka yung o-ring ng distributor. Ito. Pag-usapan leak, meron na akong video nito dito. Dito siya lang gagaling. Yan, dito may o-ring po yan. So yung papalitan dyan, o-ring. Yung iba, oil seal. Oil seal tsaka distributor o-ring. Pwedeng pagmula ng engine oil leak tsaka bulb cover gasket. Yan, yung papalitan din namin yan. Nakabakalas na yung bulb cover. Yan. Tapos, pina-general check-up ni Sir. Ang nakita namin yung boots. CB boots. Mga punit na. So, nirepack na rin. So, ito naman po, ang CB joint naman. Pag nagkaroon ng problema yan, pag lumiliko kayo ng sagad, merong sunod-sunod na tak-tak-tak. O kaya minsan, isa lang, tak. O kaya pa nakahinto kayo, isang ano lang din, isang lagotok din, isang tok. Ayun yung mga sintomas niyan. Tapos wag na wag po natin itong patutuyuan ng grasa, kasi pag nauwi tayo sa drive shop, itong shafting, pag yun tinama, lalo dun sa dulo, sa tripod. Ayan. Tripod bearing, minsan yung sinasalpakan ng tripod bearing, nasisira yung shafting. So magpapalit po kayo ng assembly nun. Medyo pricey yun dahil ano sa goma. Kaya wag kakalimutan na ipa-repack to at ipapacheck lagi yung kondisyon ng mga boots. So, ambawa, nagpa-chainsail kayo, ipacheck ninyo para at least iwas gastos ng malaki. So ito pa yung nakita namin, yung wheel bearing. Pinita namin kasi pagkalog namin may kalog. So kahit hindi umuugong po ang wheel bearing, basta kinalog nyo yung gulong, up and down, left and right, kumakalog, bearing po yun. Pero minsan, i-double check po, baka maluwag lang yung tornilyo dyan, yung tornilyo ng CB joint, minsan, lun lang. So bago sentensya ng bearing, ihigpitan mo muna bagya. O kaya, pag maluwag talaga yun, higpitan lang. Pag nahigpitan na, saka naman i-double check kung may kalog pa. Kung may kalog pa, kahit nahigpitan na, matik na yun. Palitan mo po ng wheel bearing. Okay? Ayun, wheel bearing naman, ugong, tsaka kalog. Tapos, pinalitan namin ng brake pads na rin. Ito. Tinan nyo yan, makakalas na yan. Yung isang side, manipis na talaga. So, ito yung pinalit namin. Brand new. Ayan. Ito pala, oh. Spark plug seal. Pwedeng pagmulan po ng pagiging palyado ng makina. Kung halimbawa ito, sirang-sirana. Dito yung nakalagay. Pinalitan na rin pala. Nakalimutan kong banggitin kanina. Kasi paghugot ng spark plug ng high tension wire, basanan ng langis. So pag napuno yun, pwedeng pumalya yung makina natin. So ito, palit na rin. Pag lumutong na ho yan, tumatagas na rin yung engine oil, tapos mapupunta rin sa spark plug. Dahilan ng pagpalya ng makina. Engine oil leak, ayun yung pwede. Halimbawa, dito yan eh. Pag check po niyan dito. Dito yung distributor natin. Isilipin nyo sa ilalim. Pagka meron dito sa ilalim talaga nito. Dito kanina nagmumula. Eh, nalinis-linis na lang kasi. So yun na yun. Palitan po ng o-ring tsaka oil seal. Tapos itong support pa pala. Kasi engine support naman. Vibration tsaka manginig. Manginig yung manubela ninyo. Tsaka yung makina. So ayun, maraming salamat kay Sir na pumunta rito sa Tiwala. Yun. Ayun, i-vlog ko na kasi Sir rin gusto rin mailagay din sa YouTube yung si Turbo. Ayos. Ay, wala na po ako sa Tire Center Parañaque, nasa General Trias na po ako. Location ko po nandoon sa description.
nasa comment section tsaka nasa FB page ko po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin at araw-araw mag-iingat po tayong lahat.